So guys, good evening. Yan na yung safety tank ko. Bali, dinagdagan ko yung hukay. Kasi, walong gulong ang dinala. Kasi one pit din yung isa. Magulang one pit. Yung pinahukay ko na 1.5 bayad ko. Hanggang ano lang yung sila 6 pit. Tapos inayos ko lang din yung mga gilid. Para hindi sasabit yung gulong. Inalaglag ko na ngayon yung gulong at takot ako maraming bata ito pag araw. Takot baka malaglag dito. Hit-hit ang taas. Hit mamaya pagkatapos malaglag. Hit-hit. Takot ko maglag muna. So guys, pang limang gulong na yan. Hit-hit ang alim yan. So sa palagay ko mga dalawa na lang kasi walo to eh, mga pito lang kasi ya, kasi maghukayan pa to eh, hukayan pa to dito papantay. Tingnan nyo parang lumit pero malaki pa rin yan kasi yung lumit papasok naman yun sa mga gilid ng gulong. Importante dyan matibay at saka may sipsipan para pag napuno tawag lang ng sip-sip tanke. Pag limang gulong na yan, bawat lagay ng gulong, lagyan ng lupa sa gilid para paglaglag ng kasunod na gulong hindi basta-basta uusag yung ano, mga gulong sila din kasi nakapress na sa ng lupa ng gilid. What's up guys, good morning guys, ito na yung tatakpan na namin ng safety tank. Gusto lang ng ano tubo sa inidoro. Bali, dalawang safety tank ko lang. Ito siya. Ayan. Lagyan ko lang tubo dyan. Para pag mapuno man to. Pupunta lang doon ng ano. Lilipat lang sabila yung tubig. Hindi pa rin siya mag-stack up. Ito yung gulong yung gamit natin. 8 feet yung lalim nito. Walong gulong. Gulong ng dump truck. Isang tubo din yan pupunta doon. Tambakan na eh. Ito. Ito yung sa inidoro. Gumamit ako ng dalawang Y dito. Y. Tapos, madiretso yung tubo rin papunta dun sa labas. Tapos may Y dito sa inidoro. May Y din dyan. Sa inidoro din. Sa ano din. Sa inidoro din. Sa ano, second floor. Tapos, dun sa likod. Saan natin. Yan. Ilbo. Lagyan ko yan ng takip. Yung may takip na ano. Yung may thread. Tapos lagyan ko rin ng butas para parang ano na. Yan din yung air vent. Tapos kung mag-stack up man yan, dito lang susungkitin. Tatanggal na yung ano. Anong nakabara kung magbara. Tapos kung mapuno man din, pwede dyan padaan yung hose ng sip. Pasip-sip tangke. Diyan na din ipadaan pa. Punta doon sa tangke. Kaya doon naglagalin ako ng elbo doon. Kaya naglaway din ako ng elbo dito. Para pang suksukan siya ng hose. Hindi siya pang sip-sip tangke. Yung hose. Pagdating dito. Papunta din sa baba. Masip-sip din siya. So, sa palagi ko, hindi naman ito mapupuno eh. Basta-basta mapupuno at ang tubig lang. Ang tubig niyan kasi hindi man yung nakasara yung mga gilid niyan. Oh, susunog din yan parang lalabas niya ang tubig, parang maraming daanan yung mga tubig pero hindi din siya magpardown, hindi din siya kukuho kasi matibay naman ito eh, matibay naman yung gulong eh, kaya mas matibay pa ito sa roblock. Parang maliit nga lang sa tingnan pero malalim naman. Tapos yung mga dumi niyan, papasok mo niyan sa mga gilid-gilid kasi may mga butas niyan. Tapos may pa yung isra doon, safety tank. Yan yung dating safety tank. Kinonvert ko na lang para mapakinabangan din. Tapos sa mga sunod na video, videohan ko din yung ano, yung sa drainage. Yung sa tubig galing sa lababo, galing kong ligo. Yan yung ano, dos na tubo gamitin ko.
sabit muna namin yan at isang linggo na yun si Kuya Tae, hindi ko nag-CR, mag dalawang linggo na. So guys, hanggang sa sunod ulit yung ano, yun na naman titirahin natin yung tubig galing sa lababo, sa ligo, estelar nun. So, paalam.